May time frame na raw ang mga otoridad kung kailan maibabalik ang non-stop na kuryente sa Occidental Mindoro. Para sa detalye, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, gaano pa katagal bago makaranas muli nga ang mga taga-Occidental Mindoro ng 24/7 na supply ng kuryente? Cheryl, sa loob ng 2 buwan ay posibleng lumiwanag do ulit yung pamumuhay ng mga taga rito sa Occidental Mindoro. Yan ay base sa Plan of Action ng National Electrification Administration na siyang inatasan ng national government na pangunahan yung pag-resolve dito sa krisis nga sa supply ng kuryente sa probinsya. Bagay na talagang sinasabi ng mga residente rito na sana daw itotohanin, lalo dumarami na rin kasi yung bilang ng mga nagkakasakit sa lugar. Inabutan ko ang first year college student na si Gerald na may suot pang oxygen dito sa Occidental Mindoro Provincial Hospital. Hindi naman daw siya nagbilad sa araw, pero bigla na lang siyang kinumbulsyon saka nawalan ng malay. Diagnosis ni Doc, may na-trigger na sakit ni Gerald dahil sa sobrang init. Napagod siya, tapos na, somehow nainitan din dahil sa mainit na panahon. Nagkataon na meron siyang pre-existing condition, meron siyang seizure disorder. Aminadong ospital, pag buwan ng Marso at Abril, halos araw-araw na may sinusugod sa kanilang pasyente na nadali ng sobrang init. Pero kung dati, 2 hanggang 4 na pasyente lamang kada araw, ngayon, doble na. Kaya kakabaka ba sila, lalo't apektado rin sila ng 20 oras kada araw na rotational brownout. Yung generator, anytime pwede mag-bug down yan eh. Pag frequent yung on and off ng kuryente, talagang naapektuhan, pwede silang masira. Mas malaki ang problema nila sa mga bakuna. At para matiyak na nasusunod ang required na temperatura, hindi bababa sa 2 malalaking generator ang kailangan nilang patakbuhin araw-araw. Umuubos yan ng 4,000 litro ng krudo kada buwan. Mabenta ang generator sets dito sa Occidental Mindoro, kahit sa mga residenteng tulad ni Moral na nakakadalawang genset na raw na binibili. Kailangan na talaga yung generator sa bahay. Lalo yung mga bata, nahihirapan sa init. 13,000 hanggang 100,000 pesos ang halaga ng isang genset. Kaya bilang tulong, hindi na rin daw sila nagtaas ng presyo. Yung mga 13,000, parang pang electric fan lang yan at saka ilaw. Hindi ka naman makakagamit ng TV doon, ng rep. Kahapon, ininspeksyon na ni National Electrification Administration o NEA Chief Antonio Almeida ang power plant ng Power System Incorporated o PSI. Kukontratay nito na ahensya sa halagang 140 million pesos para madagdagan ng 6 na megawatts ang nasusupply na kuryente sa Occidental Mindoro. Target na simula ng operasyon nito ngayong Sabado na. NEA will contract PSI for a period of 2 months. As a matter of subsidy from the national government. Idagdag pa riyan yung 7 megawatts na binibigay ngayon ng OMCPC, pagkatapos ay yung 17 megawatts mula sa DMCI na kinontrata ng Omeco bagamat kailangan itong bayaran ng extra ng mga consumer. At maaabot na ang 30 megawatts na siya talagang kabuuang kailangan ng mga residente dito sa probinsya. Habang kinukumpleto yan, kinausap na rin ng NEA ang iba't ibang electric cooperative sa bansa para tumulong. 4 na units ng modular generator sets ang nakatakdang dumating dito sa Occidental Mindoro mula Samar Provinces. 2 megawatts ang madaragdag nito sa supply ng kuryente habang tinatrabaho pa ng mga planta na makumpleto yung power requirement ng probinsya. Uunahing lagyan itong mga pahiram na genset ang mga public hospital at mga pampublikong paaralan. Kuryente dito sa Occidental Mindoro from 4 hours, talaga nadagdagan na kahit paano ng 1 to 2 hours. Dito nga sa tinutuluyan namin, umabot ng 5 oras na may kuryente na naibigay sa kanila. Pero nagkakaroon ng kuryente, dahil nga rotational ito, kadalasan daylight, no? Kaya naman ang pinoproblema ng mga residente rin dito is yung oras na talagang patulog na sana sila, na mahimbing sana ang kanilang pagtulog, hindi nangyayari dahil madalas walang kuryente kapag sapit ng gabi hanggang madaling araw. Bagay na mas mahirap daw sa kanila, lalo yung mga bata na papasok sa eskwela at
at yung mga magpapahinga dahil talaga hindi sila makapag-stay sa loob ng kanilang mga bahay dulot nga ng kawalan ng kuryente at init pa ng panahon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.